Lalawigan ng Nueva Ecija ay itinatag noong 1705 ng Espanyol na gobernador general na si Fausto Cruzat, na tinawag ito sa kapitbahayan ng Ecija sa Seville, Espanya, kung saan siya ipinanganak. Noong taong 1818, ang lalawigan ng Nueva Ecija ay nakakuha ng mahabang bahagi ng lupain na umaabot mula Palawan na ngayon ay nasa Isabela, sa Hilaga hanggang Infanta sa Tayabas na ngayon ay Quezon sa Timog. Nakaharap ang rehiyong ito sa karagatang Pasipiko sa Silangan. Noong taong 1848 nang makuha nito ang mga bayan ng Gapan, San Isidro, at Cabiao. Nakuha ng Tayabas ang kontrol sa San Antonio at Kasiguran matapos silang mahiwalay sa Nueva Ecija at isama sa lalawigan ng Tayabas. Matapos munang ilipat sa Nueva Ecija, si Palanan ay inilipat sa Isabela. Ang kasunod na pagkakahiwalay ng Infanta Island at Polillo Island mula sa natitirang bahagi ng dagat ay naging dahilan upang tuluyang maputol ang Nueva Ecija sa natitirang bahagi ng karagatan. Nang magsimula ang pag-aalsa laban sa autoridad ng Espanya sa Mexico noong 1896, ang Nueva Ecija ay isa sa unang walong lalawigan na humawak ng armas. Tumakas si General Emilio Aguinaldo sa lalawigan noong digmaang Pilipino-Amerikano, at noong 9 Mayo taong 1899, itinatag niya ang kabanatuan bilang pansamantalang kabisera ng kanyang pamahalaan. Nanatiling may bisa ang posisyong ito hanggang sa mailipat ang kabisera sa Bamban, Tarlac. Noong 5 Hunyo taong 1899, binaril si General Antonio Luna sa loob ng kumbentong pag-aari ng simbahan ng bayan. Matapos maitatag ang kanilang kontrol sa Nueva Ecija noong 1899, pinili ng militar ng Estados Unidos ang San Isidro bilang lokasyon para sa kabisera ng lalawigan. Ang iba pang dating kabisera ng lalawigan ay ang Bongabon, Cabanatuan, at Baler na ngayon ay matatagpuan sa Aurora. Ang lungsod ng Palayan ay itinalaga bilang bagong kabisera ng Republic Act No. 4475, na ipinasa noong 19 Hunyo taong 1865. Ang unang sigaw ng Nueva Ecija, Filipino, sigaw ng Nueva Ecija, Espanyol, Grito de Nueva Ecija, ay naganap noong Setyembre 2-5, 1896, sa lalawigan ng Nueva Ecija, sa Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng mga Espanyol. Sumunod ito sa ilang sandali matapos ang sigaw ng Pugad Lawin at ang unang panawagan para sa revolusyon sa gitnang Luzon. Humigit kumulang 3,000 voluntaryo ang pinangunahan ni Mariano Llanera at Pantaleon Belmonte, ang mga gobernador Chilos ng Cabiao at Gapan, ayon sa pagkakabanggit. Nagmarcha sila patungo sa San Isidro, ang kabisera ng lalawigan, kung saan pagkatapos makipaglaban sa ilang mga labanan sa mga puwersang Espanyol, ang kanilang hukbo ay napilitang umatras at makisali sa pakikidigmang gerilya.